Sa nakaraang game ng Hinebra, nakita natin na naglaro ng uno si Scottie Thompson. Paghahanda na ba ito ng Hinebra sa nalalapit na pagriritiro ni L.A. Tenorio? Pag-usapan natin ang naging laban ng Hinebra at Blackwater Bossing, mga ka-Republic. Hindi naging ganoon katalas ang opensa ng Ginking sa pagsisimula ng game. Sa totoo lang ay hindi ko nakita ang dati nilang laro sa nakaraang Governor's Cup. Maraming sablay si Japit Aguilar, mga tira na dati easing-easy para sa kanya. Resulta siguro ng matagal-tagal din niyang hindi paglalaro dahil hindi siya nagamit ng husto ni Coach Tim Cone sa nagdaang Governor's Cup. Noong nakaraang Governor's Cup nga, mga ka-Republic, kung saan ay sila ang nag-champion, hindi siya masyadong pinaglaro ng Hinebra coach. Iniingatan nga kasi ang kanyang kalagayan. Pero masaya naman si Coach Tim Cone sa performance ni Japit Aguilar. May 15 points siya, 6 rebounds at 5 butata. Bagamat marami siyang malapit na tirang isinablay, sa kabuuan ay maganda pa rin ang nilaro niya. Lalo na at sa kanya rin ang isang jump shot just outside the shaded line para makuha nila ang kalamangan. Maganda rin ang nilaro ni Christian Standhardinger. Siya ang nag-top score sa kanyang team with his 21 points. May 12 points naman si Arvin Tolentino. Malaking bagay ang kanyang timely 3-pointers upang makahabol sila sa Blackwater na binuhat naman ni Narey Suerte at Joshua Turalba. Nag-contribute si Stanley Pringle ng 9 points sa kanyang pagbabalik pagkatapos ng isang buong season na pahinga dahil sa injury. Kasama dito ang 12 rebounds. Kung napansin ninyo, mga ka-Republic, sinimula na rin ni Coach Tim Cone ang plano niyang pagbabago sa opensa ng team. Sinabi niya kamakailan sa isang interview, gusto niyang mahawakan ni Scottie Thompson ng mas madalas ang bola. At iyon nga ang nakita natin. Pinaglaro niya ng uno si Thompson, nagki-create ito ng mga play para sa mga kakampi. Diyos na inihahanda na niya si Scottie Thompson bilang uno at dos na rin dahil alam naman nating lahat na nagkakaedad na si L.A. Tenorio. Sooner or later ay susundan na nito si Mark Cagiwa at Jody Banz na parehong nagsabit na ng kanilang jersey. Bukod kay Scottie ay nariyan din si Kent Salado at Nards Pinto na parehong capable hawakan ang posisyon na iiwan ni L.A. Tenorio sakaling mag-retire na rin ito. Pero sa ating nakikita, kayang-kaya pang makipagsabayan ng 38 years old na PBA Ironman, marami pa siyang pahihirapan sa liga. Sa nakaraang game nila, laban sa Blackwater, obvious na nanibago pa nga sila na wala silang Justin Brownlee na kanilang go-to guy noong Governor's Cup. At maraming ang nakapansin, wala pa ang dating talas at dulas ng kanilang opensa. Iba yung practice lang kaysa totoong laro. O sadyang napigilan lang ng Blackwater ang kanilang opensa. Katulad nga ng nasabi na natin sa isa nating video, na impress si Hinebra Coach Tim Cone sa team ng Blackwater. Lalo para huhusay ang bossing kapag naglaro na si Brandon Ganuelas Roser na top overall pick sa nakaraang rookie draft. Mamaya may laro ang Hinebra kontra sa Rain or Shine. Tingnan natin kung magiging mas matalas na ang opensa nila mamayang alas 6 ng gabi. Hindi pa tayo tapos, mga ka-Republic. Huwag kayong aalis. Babasahin natin ang maaanghang na komento ng ating mga viewers tungkol kay Mikey Williams. Narito ang mga komento ni na Irwin Kunanan, kukunin ng SMC yan pag hindi na naglaro sa TNT. Yan nga ang ikinakatakot ng marami, Irwin. Ang sabi naman ni Dang Christmas Sam, sobra talaga ang yabang niyan noon pa man. Hindi raw patitikimin ng panalo ang Hinebra. Ayaw na rin nila na makasama yan ni na, sabi ni na Castro at Rosario. Hindi po natin alam ang mga tungkol sa bagay na yan. Ang sabi naman ni Marcos sa Pabula, sumobra yung hangin napunta sa ulo kaya lumaki ang ulo. Parang ganun na nga yata, ma'am. Ang sabi naman ni Eduardo Mindiola, sana wag na kumuha ng pila, maraming magaling na purong Pinoy panahon ng Toyota at Crispa, wala namang pilang pero dami nanunood. Oo nga po. Ang sabi naman ni Charles Boker, hayaan na lang ang mga taong ganyan. Kaso nga po, may kontrata ito na kailangan niyang tuparin. At iginigit din ng TNT ang kanilang karapatan.
Ang sabi ni Rosauro Gacola, pwede yun mangyari. Pag nag-MVP siya 3 beses at kanya niya talagang buhatin ang team niya. Hihihi, grabe, ano ka, si Jordan? Ito naman ang komento ni Alan Insenas, yung player ang may problema kasi gusto niya sumahod ng kagaya ng sahod niya sa pinaglaruan na Alab. May salary cap yata sa PBA. Bitawan na lang kung ayaw niya sa PBA. Yan po ang sabi ni Alan Insenas. Shout out sa iyo. Ang sabi naman ni Alan Pascua, mukhang pera si Mikey Williams. Dapat iban sa PBA. Marami talagang naiinis. Talagang pera-pera lang ang habol nitong si Mikey Williams. At ang sabi naman ni Ma'am Susan Hermosa, nakakalungkot at nakakamiss pag di mo nakita sa game ang favorite star player ni si Mikey Williams. Sana maglaro uli siya sa TNT. Yan. At tagahanga ito ni Mikey Williams. So yan lamang po mga idol. Kung nagustuhan ninyo ang ating video, please like and subscribe. At ishare nyo na rin bilang suporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa suporta. Hanggang sa muli.